guys, welcome back to my channel. So it's our last full day here in Bangkok. Di ba, nakakalungkot na matatapos na yung ating 1 month stay dito sa Bangkok. It's our last day today. So for today, syempre magsha-shopping lang tayo. Konting shopping lang. Actually ito, nabili ko to last time sa Chatuchak Market, di ba? Tapos sobrang gusto ko yung fit. Like it's giving mangwawasak. Di ba, it's giving the vibe, bro. Gusto ko, bumili ako nito, tapos may binili pa akong green. Pero sa sobrang gusto ko siya, parang gusto ko pang bumalik sa Chatuchak para bumili pa ng mas maraming ganito. Ang galing ni kuya kasi large yung binibili ko. Tapos nung sinusukat ko yung medium, sabi niya, mas bagay daw sa akin yung medium kaysa large. Akala ko kasi parang mas bagay sa akin yung large. Pero mas bagay nga yung medium, it's giving sa akin. So baka bumalik tayo sa Chatuchak Market. Tapos si Opa, nag-chat siya sa akin kagabi. Kasi nag-chatuchak ako, tapos nag-story ako sa Chatuchak Market. Tapos nag-reply siya, sabi niya na, nagustuhan mo ba yung Chatuchak? Sabi ko na, oo, okay naman. Tapos nakabili pa nga ako ng mga ganito, tapos okay naman yung pagkain. Tapos sabi ko, ikaw ba nagustuhan mo ba yung Chatuchak? Sabi niya, so-so lang daw. Kasi may nire-recommend siya sa akin na market. Sinabi niya na last time, hindi ko mapuntahan kasi medyo malayo. Tapos nag-message ulit siya na puntahan ko daw itong market na to. So, kahit medyo malayo, hindi naman sobrang layo, mga 1 hour and 15 minutes sa kung nasaan ako ngayon. So, medyo malayo siya. Pero pupuntahan ko siguro kasi last day ko na. Tsaka parang pinupush talaga ni Opa na okay daw yung mga pagkain doon, mura. Ano niya talagang, binibida niya talaga yung market na yon. So, ilalagay ko na lang dito yung pangalan ng market. Kasi yung sined niya sa akin parang Thai name. Pero 6 PM pa siya nag-open kasi parang night market siya. So, 6 to 12 AM. So, mamayang gabi pa natin siya mapupuntahan. Siguro ngayon, mag-ano muna tayo. I'm not sure kung saan ako pupunta, sa Big C siguro or babalik tayo sa Chatuchak para bumili ng ganito. Best, medyo hindi giving yung init ah. Naglalakad pala ako pupunta ng BTS pero pawis na ako. Medyo hindi nakaka-fresh yung init dito sa Bangkok. Pero I love everything about Bangkok except the weather. Pero everything perfect. Murang pagkain, masarap, okay na transportation, everything, nice people, friendly people, but the weather, it's okay. Everything else is good. Ayan, BTS na tayo, B. Saladeng. Mamimiss ko yung Satani Sutai. Next station, Saladeng. May donkey pala dito guys, malapit sa amin. So may Saladeng station, may donkey dito. Pero nagpunta ako dyan, mas mahal yung donkey dito kaysa sa donkey sa Japan. Kasi syempre, ano na, syempre, ang tawag doon, i-transport na nila. So, may mga shipping cost na yan, mga ganyan. Sumayaw. Hello. Tinatawanan ako ni Kuya kasi sumasayo ako. Binibidyoan ako ni ate dun sa ano. Binibidyoan ako ni ate dun sa ano. Dun sa ayun, itaas ng train. Ayoko na tali, magti-train dapat ako pero yung energy ko na hype ng donkey song. Sorry na. Don, 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 donkey. Hey guys, nandito na tayo sa Siam. So from Saladeng, 2 stations away lang siya. Pwede kayo mag-exit dito, pero dito tayo mag-exit kasi ito na yung Siam Paragon. Ay, may train. Para pag mag-exit tayo dito, diretsong mall na, hindi na tayo maiinitan. Ang ganda rin ng BTS dito sa Bangkok, no? Kasi usually yung mga BTS nila connected sa mga malls. So parang pag-exit mo, ganyan, maluwag pa, diba? Tapos may bubong. Tapos pag-exit mo, mall na. So kung takot ka sa araw, kagaya nating mga Pilipino, maganda to para sa atin. Guys, mag Big C na lang pala muna tayo. So, currently nasa Siam ako. Pero may walkway naman dito. Ayan.
di ba, ayun yung BTS. Pwede kayo pumasok sa Siam, pero may walkway din dito. Magkoconnect sa Central World. Tapos Central World to Big C. Punta tayo sa Big C kasi maganda daw doon yung mga pambilian ng mga pasalubong. So, doon na lang din siguro ako maglalunch sa Big C. Yan, from Siam, mag-walkway to Central World and to Big C. Ito yung train. Yan yung BTS, yan. Tapos dito sa gilid, merong walkway. Ayan, itong walkway na to, yan, dire-diretso. Ito yung Siam Paragon, di ba? Pero pag mag-walkway kayo dito, yan, dire-diretso to Central World, yan. Hey guys, from Siam, nandito na tayo sa Central World. Nag-walkway lang ako. Hinahanap ko pa yung Big C, nalimutan ko ito. Yung tanong na kaya ako. Or pwede kanyo namang i-google. Minsan kasi, nag-feeling ako sa sarili ko na parang kaya ko to kahit hindi ako mag-google. Pero tumatagal lang guys. Kasi nag-aksaya lang tayo ng oras. Hey guys, from Central World. Ay, yun na pala yung Big C. Lalabas lang tayo. So, yun na yung Big C. Can you see it? It's big letter C. Walang letter. Big C lang pala. Ayan, Big C. Ito yung... Ay, nasa na yung Central World yung nakasulat. Walang nakasulat na Central World. Basta yun... Ay! Puto! Ay, kaka-vlog natin na may step pala dyan. Muntik pa akong maano sa step. Kasi hindi tayo nakatingin. Pinagtawanan tuloy ako ni Kuya. Nakakaya. But yeah, ito yung Central World. And then, this is the Big C. Tapos merong parang... food market dito. Pero nadaanan ko na yung food market na to. Medyo pricey siya guys. Like for example, pad thai mga 150 yata yun, 200 baht. Eh yung pad thai dun sa may hostel namin na masarap na 60 baht lang eh. Pero syempre, nandito siya parang touristy area. So baka ganun. Ay, sharapi. Oh, oyster. Oo, oh, laki nito. Ayan kasi. Ayan o, 200 to 50. Parang... Ayan o, tag 200 yung mga pad thai nila dito, no? Mahal. Mahal. Pag matagal ka na dito sa Bangkok, tapos nakikita mo na yung mga presyuhan sa ibang market, parang namamahalan ka na sa ganit. Parang ka ng taga Manila. Di ba minsan, pag sa Manila ka, tapos pupunta ka sa mga BGC, ganun. Tapos, ay mahal. Ano lang yan sa ano yun? 50 lang yan sa ano yun, Manila, ganun. Parang ganun na rin yung feel ko. Yung parang, eh, 60 baht lang yun sa may, ano, malapit sa hotel namin. So, ayan pala yung Big C, guys. Tapos yung katapat ng Big C dito, na mention ko yata sa last kong vlog, di ko alam kung na-mention to, meron dito magandang money changer, super rich. Ito, itong red na to. Ayan. Super rich yan, super ganda ng exchange rate. Kahit Philippine peso yung dala nyo, okay, guys. Init talaga dito sa Bangkok guys, pero laban lang. Sabi rin naman ng mama ko mainit daw sa Manila, lalo na kami taga Cavite, parang init lagi sa Cavite. So, baka same lang. Alam mo guys, ako kasi sobrang pawisin ako. Na-amaze ako pag may mga nakakasalubong ako. Tapos kahit ang init, maintain nila yung freshness. No? May mga ganong tao yung parang kahit mainit, fresh pa din. Ako kasi sobrang pawisin ako sa parang konting init lang. Haggard beast. Hindi nakakaano, it's not giving na makakahanap ka ng jowa today. It's not giving na may magkakagusto sa'yo. Haggard mo to this. Iigil ako sa init ng Bangkok. Kaya ako dito talaga. Gabi na ako lumalabas, mga 5 ganun. Hindi na mainit. Kasi mas nag-i-enjoy ako sa gabi. It's giving, hindi nakaka-fresh. Ayan, Big C na tayo, bes. Big C. Ano kaya ibig sabihin ng C? Big cockpit. Sorry. Big, ano man C? Big grocery? Grocery. Big C. Big, wala ano yung C. Parang sarap ng, ang saya ng, sarap, ang saya ng big na C. Big, ano yung C? Chicken? Big, wala. Pero problema pa natin. Ano kaya meaning ng Big C, guys? Comment down below kung alam niyo kung anong ibig sabihin ng Big C. Ayan. Matawa sila kasi nagbablog ako. Hi! Nakita kita. Tumitingin ka sa akin. Si ate.
willing pa naman ako maging straight ngayon. Itong forma ko, it's giving straight vibe. So, kung gusto mo, come on and get me and let's have a good time. Uy! Sana. Ah, grocery pala yung Big C? Bakit C? Dapat Big G, di ba? Big G. Big grocery. Guys, nag-mango smoothie na lang muna ako. Ito sa may basement ng Big C. Parang everyday ako nag-alo dito. Mangga, tsaka tawag dito, buko. Smoothie. May daily dose of mango and or coconut smoothie. Itatry ko kung baka nauuhaw lang pala ako. Kasi minsan dinokontrol ko na yung pagkain ko. Kasi nga diba, nag-gout ako. Tapos parang laki ng chan ko. So minsan tinatry ko na, doon nagugutom ako. Mag-smoothie muna ako. So, minsan kasi nawawala na yung gutom ko. Nakatipid ka na, bumayad ka pa. Magkaka-ulcer ka na. Hindi masyadong giving yung mango shake dito. Kasi ang dami ko lang natry na mango shake. Like sa silom, sa mga gilid-gilid lang. Mararalasahan mo talaga na fresh na mangga. Ito parang... hindi siya yung best na natry ko dito sa Thailand. May mga natry kasi ako, like, yung mga sa local market lang. Unang sip ko palang parang may wow factor na, di ba? Like, it's just typical. Yung guys, so dito sa Big C, $290 yung mga ganitong jacket. If may ilig kayo sa mga ganito, aesthetic. For the aesthetic ng person. Ay, okay din siya. Sa mga Gen Z, no? Parang hindi kasi bagay sa akin yung ganito. Or bagay. Ako, feeling ko lang hindi. Parang ganda nito, oh. It's giving Balenciaga, charot. Mema, no? Parang giving din sa akin to. Pero hindi na kasi ako masyadong mahilig magganito. Pero, ang ganda nito. Ito, oh. Parang it's giving Boracay, no? $250. Ganda. I'm thinking. Let's check. Ito. Giving. Ayun guys, nabudol ako. Binili ko yung pinakita ko sa inyo kanina. Na polo. 250 baht. Hindi na tayo ng konting pampasalubongs. Pretzels. Ay, ito. Ito magugustuhan nyo siguro ito. Choco banana. Ay, parang sarap ng choco banana. Ala, it's giving, ano, Boy Scout of the Philippines, no? Meron sila dito mga Boy Scout of Thailand. Ganito yata yung ano nila, uniform. Ala, parang gusto ko bumili, eh. No? Giving. Pang-outfit lang. Pero parang giving siya sa akin. Magkano ba ito? It's 360 baht. Magkano 360 baht? Medyo mahal din, no? 500 pesos. Parang maganda kasi siyang pang outfit. It's giving, no? No? Parang gusto ko siyang i-outfit lang. Pero parang uniform nila to dito sa Thailand. Pero gusto ko siyang i-outfit. Bilhin na ba natin, guys? Size 42 to. Maraming sizes from 34, 36, 42. I think it's giving. Ang laki ng Big C, no? Puro lang mga pagkain. So, hanap tayo. Ito, iba't ibang flavor ng Lay's. Lay's ba to? Parang S. Lay lang yata. Charis. Or baka hindi to Lay's. Gawa-gawa ako. Lau? Baka... Wala, hindi ako sure kung Lay's yan. Parang daming flavors, oh. Yung isang hilera ng ganito, puro Lay's lang. Amazing. Ayan guys, sakto na gugutom mo. Kung meron pala mga free taste dito, oh. Pero paano, kakamayin mo lang yan? Ayan, oh.
Parang mga jerky. Try natin. Dried mango, okay. To dried pork naman. Okay. Di ba merong beef jerky? Ito parang pork jerky. Okay. So honey pork. Okay. Hindi kaya ako pagalitan dito. Nag-free taste lang ako ng kusa. Okay. Yun na yung free taste dito ng tom yum. Try nga natin to. This is tom yum soup. Yeah. Okay. Yeah, just this one. Oh, man. Okay. That's tom yum soup. Ano siya, tom yum talaga, pero ang anghang di. Kaso maanghang, hindi kasi mahilig yung mama ko sa maanghang. Pero yung tatay ko, mahilig sa maanghang. Bibili ba ako? Ito siya, 99 lang. 99 lang. Medyo maanghang siya, pero masarap nga siya. Ako kasi masasarap na ako sa tom yum, pero ako kasi like yung taste ko, nag-a-adjust na siya sa iba't ibang lasa. Kasi nga, di ba, nagtatry ako ng ibang food sa ibang bansa. Pero minsan kasi pag bumibili ako, tapos dinadala ko sa bahay, hindi nila na-appreciate kasi parang foreign yung taste. So, feeling ko kapag bumili ako ng tom yum na soup na yun, ako lang yung mag-enjoy. Tapos kay la mama, parang, ano ba to? Parang weird na manghang, ganun. So, wag na lang. Ang saya pala dito sa Big C, guys, kasi may free taste. May durian dito. Free taste mo natin. Our favorite durian. Kasal lang kasi alam niyo naman di ako mahilig sa durian. Ano yun? What is this? This is durian. This is mango. Can I try the mango? Thank you. Okay. Sorry. Hindi ko talaga feel yung durian. Pero, okay lang. Pero hindi naman siya yung parang disgusting na lasa. Pero, yung aftertaste niya kasi, di ba? Parang weird sa akin. Mangga. Wait lang ha. Disclaimer. Para sa akin, yung mangga ng Thailand, mas masarap kaysa sa mangga ng Pilipinas. Pero sa dried mango, na natry ko ngayon ha, mas okay ko yung dried mango natin. Pero sa mangga, iba talaga yung mangga ng Thailand, guys. Sorry. Pero sobrang tamis talaga ng mangga nila dito. Tapos dito sa Thailand, uso yung parang ganito, mga assorted na prutas, no? Ang ganito kasi, 89 lang. Tapos, meron ng mangga, may bayabas, may dragon fruit, may papaya, may melon, no? For just 89 baht, no? So, ang dali maging healthy dito. Kasi ang accessible ng mga prutas nila. Parang gusto ko tuloy bumili. Sige, bili tayo. Gusto ko to. Guys, kung ano, punta lang kayo sa Big C kung nagugutom kayo. Sorry. Kasi na yung food taste, no? Ay, sorry. Sarap ha. Crispy squid. Ang sarap na. Sa panga. Ayun na, parang squid siya na maanghang, tas crispy. Ang sarap. Bibigyan ko lang sa crispy squid. Magugustuhan to ng tatay ko. Mahilig yung tatay ko sa mga ganito. Ang dami naman. Pwede ba kung lang? 2. 6. Bawal yata pa isa-isa dito, guys. 6 agad.
Okay lang naman sa akin kasi baka hindi kasi kumasya sa luggage ko kung marami akong bibili. Ah, alam ko na. Ito parang combination siya ng ano, squid tsaka ano. Ito oh, parang assorted. Ano ba ito, B? Besh, may nakita pa ako. Ito naman, shrimp. Sweet chili flavor shrimp. Mmm. Okay din. Pero super yung number one ko yung squid. Ito, salmon skin. Sabihin ng Big C, nag-content ka lang dito. Di ka naman bibili. Bibili naman ako, Besh. Wait lang. Mmm. Sarap din. Curry flavor. Mmm. Curry na curry. Ang sarap. Para kang kumain ng curry. Pag nagtitipid ka, tapos wag, nagkikrave ka ng curry. Itong chichiria, iulam mo lang sa rice. Pwede na to. Solve ka na dyan. Chichiria plus rice. Dati nung mga bata kami, tapos wala kaming ulam. Minsan mabibili lang kami ng chichiria, tapos inilano namin sa rice. Para masarap na siyang ulam eh. Kaya natin ito, mango gummy. Okay. Okay. Okay, sarap din. Mango gummy. Sarap. Okay, yung mango gummy. Gusto ko yung squid, pero nagtanong ako, wala daw talagang konti. Six, dapat 6 talaga yung bibilin mo, naka-set siya. Iniisip ko kasi kung kakasya pa sa maleta ko, guys. Kasi medyo masikip na yung maleta ko. Tapos kung bibili pa ako ng ganong kalaki. Hindi kasi kumasya. Ah, ito. Sachet ba? Sachet? 13. How much is this? 108. Sorry? 108. Oh, okay. Thank you. Yeah, parang tighty nga pero masarap ko pa rin yung sa chatramok ba yun na tighty. Yun yung favorite ko yun. Ito sucks lang pero parang nahihiya na ako mag-no kasi pinapretty sa kanya ate. Bibili ba tayo? Maraming mas mga. Pero 100 lang naman. Pwede naman. Binili ko na yung tom yum tsaka yung crispy salmon skin. Kasi nakadaming free taste na ako. Parang nahihiya na ako. Nahihiya na ako na puro ako free taste. So sabi ko sige bibili ko na. Medyo maanghang yung tom yum. Okay. Parang gusto ko itong matry. May nakita ko kasi si ate. Ang dami niyang biniling ganito doon sa nagbabayad na siya. So baka masarap din ito. Ito meron silang assorted. Ito pandan eh. Pandan with caramel daw. Ah, coconut. Coconut, pandan, das caramel. Ito assorted. Anong bibili natin? Assorted na lang para matry natin lahat, no? Sige, assorted. And guys, tama na muna tayo sa Big C kasi kung ano-ano na lang binibili ko. Natuyaw lang ako, baka hindi kumasya sa luggage ko. So, okay na muna. Yan, yan yung pasalubong natin. Lunch na ako dyan sa McDonald's. Di na ako nakapag-vlog kasi sobrang daming tao. Like, nakikishare lang ako ng table. Yung mahabang table, tapos share-share lang kami. So, naiyan ako mag camera. Pero kinain ko na rin yung prutas na binili ko sa Big C. Yun yung dessert ko after ko kumain ng chicken. So ngayon pupunta tayo sa Chato Chak Market kasi bibili tayo ng mga jersey. Mag-chato chak lang ako para sa jersey. Babalikan ko lang ito. Diba kasi dalawa lang yung nabili ko. Tapos sobrang gusto ko talaga yung fit. So bibili pa ako ng mas baka dalawa pa or apat. Di ko alam kung ilan pa yung bibiling ko. Tapos after nun, iwan lang natin itong mga pinamili natin sa hostel. And then pupuntahan na natin yung night market na sinasabi ni Opa kasi kabilin-bilinan talaga niya na kailangan kong pumunta doon sa market na yun. So, ilalaban natin yung market na yun. Tara! So yan, Big C and then balik tayo sa Central World. Tapos tatagos tayo ng Central World papuntang Siam MRT.